Yo, what's up sa mga idol ko, no? So, eto. Ngayong araw, susubukan natin ikabit tong busina dun sa radar natin. Bali, wala kasi akong busina, no? So, tinanggal ko yung nakakabit niya dati. So, ngayon, tatry kong ikabit to kung makakabit ko. So, hindi ako expert. Hindi ako marunong, susubukan ko lang, no? So, kaya yun sa mga idol ko, kung gusto nyong matutunan yung motor nyo, kalikutin nyo na, no? Sa mga gantong ano, mga wiring lang naman, sundan nyo lang yung dating nakakabit niya, no? Tapos nod-nod lang kayo ng mga video sa YouTube kung paano. So, yung ibang tips na andun na rin, dun din ako kumuha ng tips. So, titignan ko kung makakabit ko to, no? So, pag hindi, edi sunog yung motor natin. Parang ko lang tong motor natin. So, ayan mga idol. Nabuksan na natin. So, hanapin lang natin yung wire niya dati, no? Dun sa, so ito yun. So ngayon, titestingin natin, salpak lang muna natin dito kung ubra, no? So hindi na tayo mahihirapan pagka gumana rito. Pag hindi, yun, medyo madugudugong wiring to kasi hindi naman ako expert, hindi naman ako marunong. Gusto ko lang talagang magkalikot para matuto. So, kaya suggest ko sa inyo mga idol, kalikutin nyo na rin yung motor nyo para matutunan natin. Kasi mahirap naman kung kada may gagawin ka, takbo ka agad sa mekaniko. So, magastos. Tsaka iba rin kasi pag may konting alam ka sa motor mo, no? Kasi ikaw mismo makakabisado kung anong nararamdaman ng motor mo kasi alaga mo yun, eh. Kamukha na ito. Ang dami kong alaga. Ayan. Kung saan ako, nandun din sila. Si Hi to my vlog. Say say. At si Negi, ang magkapatid na Negi. Wala yung isa, tulog pa siguro. So alis dyan. At ako yung may gagawin. So ito mga idol, subukan muna natin dito. Ayun ang aking alaga. Mati say. Say hi to my vlog. Ito ang isa kong alagang mabait. Nandiyan ka lang. Cute kong alaga, si Tisay. Say hi to my vlog. Kabit na muna natin ito mga idol. So ayan, may salpak na natin. Ayun, hindi ubra. Diobra mga idol, kasi yung relay, kailangan natin magpalit na relay kasi yung nakakabit niyang relay ay para dun sa dati niyang busina na pangit ang tunog. Hindi natin may kabit dahil wala tayong relay kasi yung relay nung magic horn, ito na rin yun. So parang wala sa lagay yata siyang relay, no? Parang wala nga. Kasi ito lang yung ano niya, wire niya. So, ang gamit niya lang, ito yung stock relay niya. Pero hindi to bra dun sa busina natin dahil nakirinig nyo. Ganun pa rin yung tunog, magic horn pa rin siya. So, di natin kailangan yung magic horn na yun. Kaya pupunta tayong labasan, bibili tayo ng horn relay. So, tara mga idol. So, punta muna tayo sa shop sa labasan mga idol.
kayong ano kaya? Relay sa busina. Uy, uy. Relay sa busina, meron. Magkanin? 150. Walang ano, yung ordinary lang. Yung mura yun. 100. Tingin niya. So, ayun mga idol, nakabili na tayo ng relay. So, 100. Tapos si kwenta yung sakit. So, hindi pa pala kasama yung, hindi pa pala isang set to, no? So, pwedeng relay lang, pwede sakit lang. So, tara, kabit na natin. Medical. Parang gusto ko rin magpa-medical, mga idol. Okay, nandito na tayo mga idol. So, kabit na natin. Ayan mga idol, sinubukan kong ikabit to. So, okay naman, no? Ngayon, kakabit tayo ng wire galing sa battery. Dito tayo kukuha ng supply para mas malakas yung busina natin. Hindi siya maraming kaagaw na, so kukuha tayo ng sarili niyang supply galing dito sa battery, negative positive. So yan, i-ready lang natin dyan. Check lang ng sonda rito yun. Lagyan lang natin ng tanda si pares ng kulay mga idol. So malilito tayo mamaya pagkakapit na natin. So, lumang wire lang dito na nakakabit dito, so ito pa rin yung gagamitin ko, hindi na ako bumili. Racing tipid tayo, kaya kung ano yung pwede pang gamitin na natin. So since pwede pa naman gamitin to, tsaka makapal naman yung wire na ito, ito pa rin gagamitin natin. Lagyan lang natin nandun na pares kulay itim, so di natin malaman kung alin yung sa negative at sa positive, no? So ayan, yung negative natin binuhol ko, no? So yun yung magiging palatandaan natin. Tapos pasok lang muna natin to rito, so mamaya kabit natin yan. Dito muna tayo sa mismong busina. Ito yung relay natin. Sinubukan ko na siya, kinabit ko lang siya dyan, no? Sinubukan ko. Ito din na natin kailangan tong ground na to, kasi doon na tayo kukuha ng ground sa mismong battery tsaka positive. Bali yung galing dito sa switch, trigger lang, no? Trigger papunta dito sa relay. So ito yon. Yung negative positive galing dito sa push button natin, no? Galing dito sa push button. So ito yung magiging trigger dito sa relay. Tapos yung supply natin papuntang busina, manggagaling na dun sa battery. So actually ito, di ko naman talaga to alam mga idol. Pinapanood ko lang din sa YouTube yung tutorial ni Jeff Doctor. So mahusay siyang magano sa wiring. So pinapanood ko lang yung video niya.
So kung paano niya ginawa, tapos sinusundan ko lang. Tapos ngayon, itatry ko. Medyo mahirap pala. Medyo nahirapan ako, no. Kailangan mo, kasi hindi ko naman talaga linya to, hindi ko naman kabisado. Gusto ko lang pag-practice yung motor ko. Kaya kung gusto nyong pag-practice din yung motor nyo, mga idol, manood lang kayo ng mga video niya, no. Bracket niya. Bali, isa lang yung gagamitin ko kasi isa lang din yung ikakabit ko, mga idol. Lalakasan na ako rito sa isa pa lang, so pag dinalawa pa natin mas malakas, baka murahin na tayo nung ano, bubusinahan natin. So ang mangyayari, spare lang natin yung isa. Pag nasira na tong kinabit natin, di may pamalit tayo. Kasing stock busina, stock horn, isa lang din naman eh. So ngayon, bakit natin gagawing dalawa? So isa-isa lang, para may reserva pa tayo. Hanapan muna natin ang mapapwestuhan to. Mga idol, ikabit ko na sa ilalim. Medyo nahirapan ako. Ngayon, assembly naman natin tong relay. Kabit muna natin tong sakit dun sa busina. Subukan natin kung uubra ba. Isalpa ko na. So, ipifix ko na lang pero testingin muna natin kung gumagana. Ibit lang natin tong wire galing sa battery. So, ayan. Okay. Ayos, mga idol. Organize ko na lang tong mga wires niya, no? So, okay na tayo. Naikabit natin. So medyo madali na mahirap. So ayun, mga idol, andito yung relay natin, dito ko ikakabit na sa may batok mo. Tapos yung busina natin, isa lang yung kinabit natin. Tapos ito, okay na yung wiring niya. I-tape ko na maigi. Tapos ito, dito ko na lang siya itatali. So ayan. So okay na, mga idol, no? So okay na. Meron ulit tayong busina. Ah, naikabit na natin ang MOCC car horn sa motorsiklo. Akala ko may kakabit ko siya dun sa dating wiring, no? So ito, dun sa magic horn, hindi pala. So kailangan ko rin talagang bumili yun. Bumili ako ng bagong relay, horn relay. Hindi siya tutunog pag wala kang relay. Hindi gagana yung busina natin. So ayun, naglagay tayo ng relay. Actually, hindi ko pa, first time ko lang magkabit na ito, mga idol. Sinubukan ko lang talaga. Nanood lang ako ng video ni Jeff Doctor. Sinundan ko lang yung tutorial niya. So ayun, okay naman na ikabit naman natin ng maayos. So ngayon, so yun lang na, mga idol. So kaya kung gusto nyo ring pagpraktisan yung motor nyo, wala namang problema. Basta panoorin nyo lang maigi yung mga tutorial na ng mga vlogger na. So kung gusto nyo ring pagpraktisan yung motor nyo, wala namang problema yun. So lakasan lang ng loob. At least nakatipid tayo, kasi kung magkano rin kung magpapakabit tayo ng busina na yan, baka 200 o mahigit. So sayang din kung kaya mo namang ikabit ng ikaw lang. Ako nga nakaya ko eh, kayo pa kaya? Di ba, mga idol? So basta manood lang kayo ng mga tutorial sa YouTube.
magagawa niyan kasi lahat naman ng information na binibigay nila totoo talaga, hindi clickbait, no? So yun, so mga hindi pa nakapag-subscribe kay Jeff Doctor, subscribe na kayo mga idol, malaking tulong din sa ating mga nagmumotor yan, lalo na sa katulad yung wala namang alam sa motor, no? So sa YouTube lang ako nanonood ng mga tutorial kung paano kalikutin yung ganito. So ayun, nakukuha ko rin naman. Ayun, so hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat sa panonood.